Mga tambike. Party pa rin to ng ating day 8. Pangwalong araw natin dito sa Bicol. So, bali yung pupunta natin ngayon sa Ligurid ulit to. Bali katapos lang natin magdagat. Tapos mag-Habit Hill. So, pulse naman yung ano natin pupuntahan. Bali dito na tayo nagsimula sa Habit Hills. Almusal muna tayo kila nanay. Siyempre yung favorite natin. Pansit ba to? Tapos, pag mga tipid ride, ganito yung tipid na pagkain. Daming turista. Kailan nanay? Pansit ba to? Tapos salagang 20 plus 15 na itlog. So tipid tayo ngayon. Hindi tayo nakapag-rise. So yung mga tambike. Hanapin na natin yung Vera Falls. Woo! Downhill. Hey! Sigaw sa pansit ba ito kila nanay? Daming turista rito sa Habit Hills. So mga tambike, yung Vera Falls simula rito sa Habit Hills siguro is nasa ano lang yan, 15 to 20 kilometers nakita ko sa mapa. Ayun kay Kumaring Google, kung hindi na naman ito ng video si Kumaring Google. Yung saka yung sumasablay eh. Woo! Downhill to mga katapas, pabulusok. Yung mga katambay, pag pupunta kayo ng Vera Falls, kung gusto nyo ng segway, dito, Pamayan Skyline to. Kakahanan kayo rito eh. Mga marami nang galing sa Pamayan Skyline. Mga maraming umakyat. So, na-vlog na natin to mga katambike. Yung mga pang day 4 natin o day 3 no. Kakahanan kayo dyan. Tapos, ahon yan mga katambike. Panoorin nyo na lang sa vlog natin. Solid yun. Magandaan dito mga katambike sa Bicol. Kahit mga ganyang simpleng kalsada lang, napakaganda na ng ano, ambience. Talagang nakaka-relax, di katulad sa Maynila. Sobrang toxic ng kalsada. Puro bitbitan yung makikita mo doon. Pa yung Pabera Falls? Pabera Falls, aray pa? Ganun ba? Ay, galing Mayan Skyline? Tao. Dami tao? Dakal? O yun. Pagkatapos ng lusong ngayon mga katambay, kaliwa na kayo may makakita kang school. Ito na yung papasok. Bali, sumula rito, ano pa? 8 kilometro. Bago mag Vera Falls, pero ganito na lang yung daan. Siguro may mga ahon pa. Sabi ng lokal, mga tatlong ahon. Check natin kung tama. Tambike. Tapos mga tambike, may madadaanan kayong mahabang tulay. Ganito. Wow! Ganda ng tubig mga katambike. Oh. Ayan. Solid yung view. Alinaw, tas ang lakas. Yung sila sir. Ayan yung view. Solid na naman yung ride natin mga katambike dito sa Bicol. Nga pala mga katambike.
bago tayo magkalimutan ulit, kung bago ka lang sa channel ko, please pa-subscribe. Pahit na rin notification bell para update kayo sa bagong video na ilalabas natin mga tambay. Kung mahilig kayo sa pagbibisikleta, syempre, hiking, swimming, tulad ng pupuntahan natin ngayon, please consider our channel mga tambay para tuloy-tuloy lang tayo. Sasayan yung background ng mga tambay ko. Ayan, nagpakita na si Mayon. Haruy! Sa ahon. Hindi tayo pag-adjust ng gearing ah. Ganun lang ang gear. Ayan yung main oh. Tapos bababa. Ay, grabe, ang dami pwedeng galaan dito sa Bicol mga tambay. Kulang na kulang siguro isang buwan na pahinga natin para suyurin yung mga gandang lugar dito sa Bicol. Malinis ah. Lutong ng ilog. Grabe. Nako mga tambay. Solo na naman tayo sa mga gaitong libid na lugar. Talagang adventure talaga to. Hahanapin mo yung lugar kung saan mag-isa ka lang. Tambay. Nagugulat ako, ahon pala. Ayan o. Tingnan natin kung mahaba ba. Haruy. Ahon. Sabi ng lokal, tatlong bundok daw ito na ano. Parang tatlong ahon na matirik. Tingnan natin. Ay, ang init pa. Tayo subira po si Day. Diretso lang. Thank you. Check natin. Ang pang ahon pa. Uy. Walang niya. Ahon pa nga. So yun mga tambay, tukod muna tayo, hindi natin alam kung hanggang saan yung ahon. Doon tayo galing. Tapos, yan, nagpakita na yung mayon. Tapos, ahon pa mga tambay, parang pakurbada. Grabe trek ng araw. Ahon na naman mga tambay. Ay, mukhang matirik ah. Grabe, inubo tayo sa init. Uy, naku po. Mahaba ah. Ha? Yung ahon na to parang ahon ng maskap. Pupunta ka ng Mount Oro. Ganitong ganitong ambience. Ay, ang init na mga katambay. Nauna na yung anino sa akin. Holy shit. Ang haba nga. Akala ko recovery. Ahon pa. Ay. Init na. Mga tambay. Naku po. Ay. Ahon ulit. Ha. Grabe pala ahon dito. Hinto muna tayo mga katambay. Nagpapagting na yung tenga ko. Ay, mukhang siko to. Tingnan natin. Naku, yung motor nga hirap na hirap po. Naku po papi, bakit ganito naman yung ahon? Ha. Galing sila sa Vera Falls. Maraming nagpunta yata. Ah, sana maiksi lang. Sana maiksi.
Grabe. Ahon pa. Mukhang recovery. Grabe. Inahon natin oh. Sa likod. Mukhang lusong na mga katambay. Tingin ko malapit na tayo. Siguro mga dalawang kilometro na lang. Tarong na tayo. Kuya, arayo pa Subira Falls? Diretso pa? Vamos. Thank you kuya. Mukhang bulusok to mga katambay. Napo. Mukhang bulusok. Oo nga mga katambay. Aahunin natin din ito mamaya. Ano? Dahan-dahan tayo. Sobrang tipot ng kalsada. Tapos bulusok pa siya. Yon. Rolling hills din pala ito mga katambay. So yung pabalik mo ahon din. Haruy! Nakakilid yung araw ngayon, sobrang trick. Hindi natin mahaba. Happy ah. Grabe ahon ulit, trick. Naku po. Anli ahon pala rito. Haruy! Hindi ko to nakakita sa mapa. Diyos ko day. Ha! Tirek! Puta. Sagad na pala yung gearing ko mga katambay. Nasa 51T na ako. Oh shit! Wait lang. Tayo ng belo. Mangiti makakuha ng belo. Busy lang. Belo. Belo. Yun. Ha. Grabe. Nasa 51 din yung gearing ko. Pang-apat na to mukhang. Hindi na bilang ni kuya. Sabi tatlo lang. Ha. Sana recovery. Recovery konti. Yun. Ang may recovery. Buray ni na niya. Ay, ano? No? Pang-ikapat na tukod. Ha! Solid yung ahon dito mga katambay. Mas trick pa sa Red Pal. Kasi Red Pal hindi naman ano. Para sa akin hindi naman ganun kaano. Sa dami ng inahon natin. Mas matindi pa to sa Red Pal. Yun mga katambay, hindi ko expected na ganito katirik yung ahon dito. Tulad nga sinabi ko is matirik pa to sa Red Pal. Sa Red Pal nga, galing pa tayong Manila nun. Na one shot ko yun dito. Mga katambay, ano lang to? 25 kilometers mula sa bahay. Nakaapat na tukod na tayo. Ganun katirik yung ahon. Ito. Mang ahon pa rin. Gusto. Ayan yung view. Mga tambay. Pagdating nyo rito is may makikita yung maliit na ano. Barangay. Kaliwa daw tayo dyan sa may basketball court. Ito sila kuya mukhang. Maliligo rin to. Dito. Kaliwa tayo rito. Sa court. Ah, Barangay Bulang pala to. Ha! Grabe ang init. Mga katambay. Mukhang mas matindi din ditong ahon mamaya pa uwi.
Ang haba. Tapos ang tirik. Malabit-bit to mga katambay. O mas matirik pa to sa bit-bit river yung pabulusok. Holy shit. Haruy, haruy. Mukhang benga na naman tayo pa uwi. Ayan, ang haba. Naku po. Patay tayo dyan. May siko pa. Wait lang mga katambay. Kawawa yung preno ko. Ayan na. Grabe ito ahon. Ito na yata. Marami ng tao eh. Parking na tapos. Ito na yung mga tambay. Ang daming ano, naliligo. Tapos yun yung dahil. Dalhin ko na lang kuya. Oo. Magan man lang ka din. Bulusok. So yun mga tambay. Pwede naman i-dalhin yung bike sa akin. Tsaka hindi naman mahirap yung dahil. Walang wala pa sa mga ginuhata natin ng bike. Maganda pala mga tambay, is maganda yung daan, hindi katulad sa napunta nating mga pulses. Ano yung daan, hindi ganito, hindi semento, so mahirap magbuhat ng bike. Tapos dito pala maririnig mo na yung ano, wasiwas ng ano, tubig. Ang daming nagpunta. Ayun, tapos mga malamig yung tubig. Dito pa lang, malamig na. Holy shit, crowded. Tambay. Grabing tao. Crowded niya. Pagunta din. Meron saan pwede maglagay. Ang bike. Ayan. So yun mga tambay, ito na yung Vera Falls. Parang tanga tayo kanina. Naka-slow mo pala tayo kanina. So ayan. Bali dito mga tambay, please, walang entrance. Lakas lang yung punan, ahon lang dun sa taas. Tapos packet. Then ayan yung view. Ang sarap maligo mga tambay. Malinaw yung tubig. Tapos ayan, sa gilid-gilid. Pataas. Maganda siya, malakas yung tubig. Di katulad yung mga pool sa Manila, as in tuyo na. Tapos kung gusto mo tahimik, papunta dun. Then mga cottages, dyan siguro kailangan mo na magbayad mga katambay. Ito yung pangit lumakad pag weekends kasi sobrang dami mo kasabay sa ano, sa pupunta na lugar mo. So hindi tayo magtatagal mga katambay. Lublub lang tayo tapos hanap tayo ng magandang shot. So yun mga katambay, i-try na natin kung malinaw ba, magkikiraan po. Ito nga lang malalim. Malalim nga. Panalo ako, tamboy. Tapos ayan, paligid. Tapos yung linaw ng tubig. So yung mga tamboy, kahit sobrang daming naliligo yan o. Sobrang linaw pa rin ng tubig. Silipin natin sa ilalim mga katambay. Ooh.
bakit? Ang dami na naliligo mga katambay, tapos ang lamig. Partida pa, sobrang init. Tapos, muna tayo mamaya doon mga katambay. Hindi ko natin ulit sa lalim. So hindi tayo magtatagal mga tambay. Uwi na tayo agad. Lubog tayo ulit. Sa mga gilid-gilid pwede kang lumapit dito. Ayun yung kamaraling meron mga beto dito mga katambay ko. Woo! Malilit na pole. Pwede ka rin kong pagkakay mga katambay ko. Gaganong ka lang oh. Ilalim. Try natin pumunta dyan kasi tinutulak tayo ng current eh. Ang lakas. Subukan natin nga ulit. At lakas. So yun mga tambay, ang daming tao. Try natin pumunta dyan sa malaking bato. Hindi pa rin nakakuha ng picture mga tambay. So sobrang dami ng tao. Mukhang mali yung araw na pumunta tayo rito. So ulit na yung merende natin kalahat eh. 10 piso lang siya. Saging yan diba te? Kasi yung review. Kain muna tayo mga kasi haba nang bubuhatin natin ng bike tas ahon. Ayun mga tambay. Saging 10 piso lang. Tapos wala talaga tong bayad is public pero maganda kasi ano. Hindi sa ano kumpara sa public sa mga ibang liguan is madumi ano, kita-kita niyo naman ano. Maganda 'yung nagme-maintenance. Yes. Sorry. Panahon na para magsakripisyo. Grabe pa ahon natin mga katambay. Yun, masarap sana magtagal dyan kaso uwi pa tayo, may gagawin pa tayong ibang ano, segway mga katambay. Whew, solid na naman yung ride. So yun mga katambay, ito na yung pagtotos. Grabe yung nilusong natin kanina. Ayan yung tirik na ahon. Parusa. Whew. Check natin mga katambay. Parang black wall to. Yung pasungay ng Batangas, ganito katirik. Grabe. Siguro nasa ano to? Nasa 30 region. O mga 25 to 30. Whew. Holy shit. Mahaba pa to mga tambay. Fuck. Grabe ang ahon ni mga tambay. Maganda nga ang view pero parusa, grabe. Sa so, mga tambay. Downhill na to. Tas rolling hills konti. So dito na siguro magtatapos yung vlog natin for today's mga tambay.
Ito yung pangwalong araw natin sa Bicol. So, may mga ilang araw pa tayong bubunayin dito mga katambike. Marami-rami pa tayong lugar na pupuntahan. So, stay tuned lang mga katambike. Marami pa tayong tutuhugin para kung sakaling magmamanila to Bicol kaya't nakabike, pwede nyo sundan yung ginawa kong ruta o mga pinuntahan kong lugar dito mga katambike. So, hanggang sa muli mga katambike. Peace out!